Hindi lang po mga bahay, kundi pati mga gusali ng gobyerno, paaralan at simbahan, hinagupit ng Bagyong Marce. 13,000 pamilya sa Cagayan ang inilikas at saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kinalampag ng malakas na hangin ang yerong ito habang sinusubukang itali ng isang lalaki sa Sanchez Mira, Cagayan. Pero natangay pa rin ang hangin. Sa Sanchez Mira ang ikalawang landfall ng Bagyong Marce, alas 9 kagabi. Kinabukasan, tumambad ang pinsala sa bayan. Gumuho ang bahagi ng welcome arch sa lakas ng hangin. Natumba rin ang mga poste at natuklap ang bumog ng simbahang ito. Bukod dito, lubog sa baha ang ilang bahagi ng bayan. Magdamag na naranasan sa ilang bayan sa lalawigan ang malalakas na hangin at pag-ulan. Pahirapan na ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumba o nabuwal na mga punong kahoy. Sa bayan ng Peña Blanca, nagtulong-tulong ang mga rescuer na maiahon ang isang lalaking stranded kagabi sa Tawi Bridge. Kaliwat ka ng mga bahay ang nasira sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Sa lakas po ng hangin eh, kaya yun po nawala. Opo, na-wash out po. Di rin nakaligtas ang kisame ng bagong gawang gusali ng MDRRMO at ang lobby ng munisipyo ng bayan ng Santa Ana. Bagong-bago pa lang itong building natin, hindi natin akalain na sa sobrang lakas ng bagyo. Kung sa mga ibang siguro, mga ibang structure pa, baka mas marami pa, lalong-lano yung mga kabahayan po. Bumagsak ang kisame habang nasira naman ang dingding ng mga stall sa isang commercial center. Damay rin ilang paralan sa lugar, may sumadsad pang barko. Damay rin sa baha ang ekta-ektaryang sakahan sa bayan ng Santa Teresita, kaya labis ang panghihinay ng mga magsasaka. Sa Desyembre na raw kasi sana nila aanihin ang mga pananim. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa Barangay Antiporda sa bayan ng Bugey. Halos maubos naman ang bubog ng mga classroom sa Bugey North Central School. Ganyan din ang nangyari sa isang paaralan sa Alakapan. Halos mawasak naman ang bagyo ang Barangay Gymnasium sa bayan ng Pamplona. At dahil sa mga natumbang poste, 13 bayan sa lalawigan ang walang supre ng kuryente. Patuloy namang inaayos ang linya ng kuryente at mga apektadong communication line. Sa ngayon, umabot sa 13,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay sa lalawigan dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog. Ramdam din sa Ilocos Norte ang hagupit ng bagyo. Sa Lawag City, nagkalat sa ilang kalsada ang mga sanga ng puno at mga nilipad na yero. Nawasak naman ang barikada sa compound ng St. William Cathedral, habang isang kotse ang bumangga sa poste dahil sa lakas ng hangin. Pansamantala rin nawala ng supre ng kuryente sa ilang lugar sa lungsod. Nagliyab ang isang poste, pero mabilis itong naapula ng mga bumbero. Sa lungsod naman ng Batak, humambalang ang mga natumbang puno at ilang poste. Pansamantala rin hindi madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada sa bayan ng Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.